Op, sinong gustong sumama sa field trip? Baklaran-baklaran. Mandaluyong-mandaluyong kayo dyan. Sige, sinong gustong sumama? Pili na kayo ng bus. Sige, pakinggan natin to, si Kuya. Tignan nyo ha, pakinggan nyo. Hi! Bus bike! Mandaluyong! Mandaluyong. Mandaluyong daw dyan. Last trip na. Mandaluyong. Sige, saan pa? Saan kami pupunta? Quezon City. Meron pa dyan? Sa probinsya, meron din. Pili lang kayo ng bus. Last trip na ko yan, mga ka-BPM. Sige na. Baka maubusan ko tayo ng sasakyan. Sige, pili na. Pili. Sige na. Go. Nakita nyo mga ka-BPM kung paano ho tayo pinagloloko ng mga dilawang pinkoy na yan, diba? So, nakita nyo na kung ilang bus yung nakaparata dyan at meron pang video talaga na grabe, sandamakmak yung mga bus na talagang naka-parking at nakapila. So, tama yung sinabi ni Boying Remulla, mga ka-BBM, diba? So, hindi na nila may pagkakailan na talagang nangahakot at tinatawag nilang mind conditioning para kuno marami ang pumupunta sa kanilang mga campaign rally. Hindi na nila maluloko ang taong bayan. Kahit sino naman siguro tatanggapin kung may 500 o 300 ibibigay dahil sa hirap ng buhay ngayon, pandemya ngayon, tatanggapin ko yan kung sakali. Diba? Kahit sino naman siguro, lalong-lalo na yung walang mga mapagkukuhaan ng kanilang mga pagkain. So, sasama sila. Wala namang mawawala. Ang problema nga lang, gagamitin sila pagdating ng panahon. Na sabi nila, ito yung resibo namin, ang daming pumunta, yung pala hakot lang. Kaya hindi na rin ako minsan naniniwala yung mga campaign rally na pinupuntahan nila na sobrang dami ang pumupunta. Wala na akong tiwala. Kaya nasa sa inyo yan, mga ka-BBM, kung sino ang nasa puso ninyo, kung sino ang iboboto ninyo. Basta't ang sinasabi ko lang, mag-ingat lang ho tayo dahil ginagamit na ho tayo para madinlang ang pag-iisip ng mga Pilipino. Ganyan po ang ginagawa nila sa mga mainstream media na kunwari ho, napakadami ng mga pumupunta sa kanila, yung mga videos ng mainstream media, ang dami-dami. Minsan, peke pa nga yung kinukuha sa mga BBM Sara na video na ang kinukunan lang yung mga dulo-dulo pero yung pinaka-bungad hindi nila kinukunan. Diba? Tapos ikukumpara nila sa campaign rally ni Lenlen. So, ano magagawa natin? So, nandito lang kami mga vlogger na laging mag-update sa mga nangyayari. Okay? So, updated lang ho tayo. Ha? Wag ho tayo matulog dahil lumalakas si Lenlen pag burn out. Sige. Ano na?